Magandang buhay, mga kaibigan! Welcome to Home Food Garden Channel. In this video, ibabahagi ko sa inyo ang 10 halamang gamot para sa diabetes. So number 1, stevia. Ang stevia ay isang healthier alternative for sugar, or pwede itong pamalit sa sugar dahil ang stevia ay 200 to 300 times sweeter than sugar. At ang maganda pa dito is mababa sa kalori, at ito yung pangpatamis na mayroong antioxidant at anti-diabetic properties, at aprobado din ito sa US Food and Drug Administration. Ang ginagamit naman sa stevia ay ang dahon. So, pwede itong i-consume na fresh, powder, dry, at pwede itong ipanghalo sa mga coffee, tea. Healthier ingredient din ito sa mga desserts or sa mga binibake. Ang stevia ay nabibili na in many forms, or matagal na itong ginagamit sa mga health conscious or sa mga taong may diabetes. Pero mas maganda pa rin ang magtanim at i-consume na fresh or purely natural. Sa ganitong paraan ay maiiwasan natin ang possible side effects, at nakakatulong pa ito para makatipid tayo ng pera. At tungkol naman sa pagtatanim at iba pang mga health benefits and uses ng stevia, ilalagay ko ang link sa description below. To serpentina. Ang serpentina ay isa sa pinaka-epektibo na halamang gamot para sa diabetes. Ngunit ang serpentina ay hindi para sa lahat. So mayroong mga bawal gumamit ng serpentina. Bawal ito sa anemic, bawal sa mga may ulcer, bawal ito sa mga pregnant, at bawal ito sa mga nagtitake ng aspirin. Bawal din ito sa mga may hemorrhage or mga nagbi-bleeding. At ito din ang mga possible na side effects kapag ginamit sa matagalang panahon, or ang serpentina ay hindi siya pwedeng gamitin ng more than 3 months as gamot. At para naman sa kung paano ang paggawa ng serpentina powder at sa pagtatanim from seeds, from cuttings, at iba pang mga health benefits ng serpentina, ilalagay ko ang link sa description below. Three, insulin plant. Ang insulin ay isa ding epektibo na halamang gamot para sa diabetes. So, pwede siyang i-consume na fresh, pwede rin siyang ipatuyo at i-powder. Pwede rin siyang ihalo sa mga recipe dahil ang lasa ng insulin ay parang pinaghalong kaunting tamis at kaunting asim. So, pwede siyang ihalo sa mga sinigang, tinula, or sa mga sinabawan na recipe. At pwede din siyang ihalo sa karne, isda, or pwede siyang i-stir fry for healthier option. Ang maganda pa sa insulin plant ay mabilis siyang umipikto. So, pwede siyang madali-dali, halimbawa pag urgent ang situation or kapag biglang tumaas ang blood sugar. So, pwede kang pumitas ng dahon ng insulin at nguyain. So, pwede siyang pang first aid or pang madalian. At isa pa sa maganda sa insulin plant ay less to zero ang side effects, at hindi siya masilan at madali lang paramihin. So,
Kahit ilagay sa loob ng bahay ay kaya niyang mag-grow. Number 4, damong Maria o hilbas. So ang damong Maria ay isa ding anti-diabetes na halaman. So ang ginagamit dito ay ang dahon. So kinukonsume ito as tea. So pwede din i-consume ang extract. Pwede din siyang ipatuyo at dikdikin. Pwede din siyang i-blender hanggang sa maging powder. Pwede din siyang gawing oil or mugwort oil. Ngunit may kaakibat itong mga side effects. So, pwede itong magpalabnaw ng dugo. At bawal din ito sa mga buntis, sa mga nagpapasuso. Bawal ito sa may ulcer. At para naman sa pagtatanim at sa mga iba pang health benefits ng mugwort o damong Maria, ilalagay ko ang link sa description below. Five, aloe vera. So maraming hindi nakakaalam na ang aloe vera ay isang epektibo na halamang gamot laban sa diabetes. At ginagamit na rin ito sa maraming bansa pang laban or pang gamot sa diabetes. So, ang ginagawa dito is kinukulik ang gel at ginagawang juice. So, yun yung ginagawang panggamot. At meron na ding mga available na nabibili sa market. Like yung mga supplements or aloe vera capsules. But I suggest kung kaya naman magtanim, mas maganda pa rin ang sarili nating tanim para intact ang benefits. At makatipid pa tayo ng pera at sigurado pa tayo sa ating mga intake. Ang aloe vera ay posible ding magkaroon ng side effects kapag ito ay ginamit sa matagalang panahon sa mataas na doses. So pwede itong mag-cause ng pagbaba ng potassium, pwede ding bumaba ng todo ang timbang. Number 6, oregano. Ang oregano ay isa ding epektibo na halamang gamot laban sa diabetes. At ang ginagawa dito is ginagawang juice. At pwede rin siyang haluan ng rosemary para mas epektibo at mas mabilis ang epekto. At pwede din siyang ipatuyo at ipowder. And then, kapag kakailanganin mo ng oregano tea, ay meron kang magagamit anytime. Pwede rin siyang ihalo sa mga recipe. So, pwede mo siyang ihalo sa isda, karne, at nakakatulong din siya makatanggal ng lansa or amoy. Personally, ginagamit ko ang oregano pang gawa ng ice cream. Or hinahalo ko sa mga ginagawa kong desserts or sa mga binibake. So, ang ginagamit ko dito is ang sapal. So, pwedeng ipanggamot ang katas at pwede din siyang gamitin sa mga halaman. And then, ang sapal ay pwede mong ipanghalo sa paggawa ng ice cream or sa mga desserts. At para naman sa paggawa ng oregano powder, oil, at sa insecticide or pesticide sa mga halaman, ilalagay ko ang link sa description below. Number 7, holy basil or commonly known as tulsi or tinatawag dito sa atin na sangig. So, ang sangig ay isa ding epektibo na halamang gamot panglaban sa diabetes. Sa bansang India, ang tulsi or sangig ay isa sa pangunahin nilang gamot laban sa sakit na diabetes. At ginagamit din ito sa Ayurvedic medicine. Ang tulsi o sangig ay pwedeng i-consume as fresh,
pwedeng gawing tea at pwede din siyang ihalo sa mga recipe. Sa Visayas at some part in Mindanao, ang sangig ay ginagamit pang halo sa lasoy at ginagamit din ito pang tanggal ng amoy sa isda, sa karne, at ginagamit ito as gulay. Eight, okra. Ang okra ay isa ding anti-diabetes na gulay or halaman. At isa ito sa pinakamasustansya na gulay. Mataas ito sa antioxidants. At mataas din ito sa soluble at insoluble fiber. At ang parte naman ng okra na may benefits laban sa diabetes, ito ay ang bunga or ito yung part na mayroong mga buto-buto na may malapot. So yan ang may benefits or gamot laban sa diabetes. Ang okra ay mayroon na ding nabibili na in capsules form or mga supplements. But kung kaya naman nating i-consume na pagkain or fresh or galing sa ating mga tanim, mas maganda pa rin na i-consume natin siya na fresh para mas intact ang nutrients at benefits. Nine, rosemary. So ang rosemary ay isa ding anti-diabetes na halaman. So, ang ginagawa dito is pwede siyang ihalo sa turmeric powder, gawing tea. At pwede din siyang ihalo sa oregano para mas strong or maging strong panglaban sa diabetes. At para naman sa pagtatanim at iba pang mga health benefits ng rosemary, ilalagay ko ang link sa description below. Number 10, sage. So ang sage ay isa ding anti-diabetes na halaman. At ang ginagamit dito ay ang dahon. So pwede din siyang gamitin na tea. Pwede din siyang dikdikin at i-consume ang extract. Pwede din siyang ipatuyo at ipowder. Pwede din siyang ipanghalo sa mga recipe. At ginagamit din ito pang taboy sa mga masamang elemento sa tahanan. Pinapangtaboy din ito sa mga insekto. So marami din siyang gamit. At madali din siyang patubuin from cuttings. At isa pa sa maganda dito sa sage ay napakabango. So ang amoy niya ay parang pinaghalong mint at eucalyptus. At napakabango niya ilagay sa sala, sa kwarto. At pwede din siya gawing oil. So nakasampu na tayo. Pero idagdag ko lang ang iba pang gamot laban sa diabetes. So una, ampalaya, luya, bawang, American ginseng, lumboy, pomelo, luyang dilaw or turmeric, sambong, banaba, cinnamon powder, sibuyas, at dahon ng mangga. So, ayan lang for now dahil medyo mahaba na ang ating video. At sana ang video na ito ay makatulong sa inyo at makapagbigay sa inyo ng idea at ma-inspire kayo magtanim ng mga useful plants, herbal, gulay, kahit sa maliit na space. At sana marami pa sa atin ang mag-participate sa reduce, reuse, recycle para makatulong tayo sa Mother Earth
ma-reduce ang plastic waste. Sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic o content, please consider subscribing or follow my Facebook page. Maraming maraming salamat sa panonood and God bless us all. Talk to me nice.